Yung what's up mga ka-Jempoy, bali ngayon ang gagawin naman natin ay Sword Hub, no? So ituturo ko sa inyo rito paano mag-edit at kung ano yung sukat ng mga bearing nito. Kaya kung bago ka na sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, share and subscribe at pa-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, maraming salamat. Tapos papalo na rin sa page natin na Raiden Works. Kung may katanungan kayo, punta lang kayo ron. Chat nyo lang ako doon, no? Tapos magre-reply din naman tayo mga after 1 month. Hindi ka man guys. Medyo matagal lang nakapag-reply, busy kasi. Tapos ito, medyo nakapag-upload-upload na ulit tayo, no? Papakita ko sa inyo lahat ng mga mekanismo na ito. Saka 6 poles nga pala yung ano, to, sword na to, no? Wala pa tayong video na ito, kaya gagawin natin to. So yun lang guys, kung nayayamot ka na sa pagkukwento ko, sana natin to, para mabilis. Okay guys, bali ang una natin gagawin, gagamit tayo ng 5mm na allen dito sa kabilang side. Tapos 5mm din dito sa kabilang side. So counterclockwise ang pag-ikot, ayan, nakita nyo, ganyan lang. Tapos pwede nyo ng kamay nyan. Ayan, ang pagluwag. So natanggalan natin siya. Natanggalin din natin yung kabila para makita nyo yung sukat ng bearing. Kasi yung iba, ito lang ang inaabangan, no? Yung sukat ng bearing, dahil may alog-alog na yung mga sword hub. Ayan. So, kakalasin natin to, gamit tayo ng 8mm na, ano, na allen. Yan, may mga dumating. Sila boss, yan ang nauna kanina. Yan, so, tanggalin natin to. Counterclockwise. Para matanggal din tong kabilang, ano, no. Yung pinaka-adapter niya. Tapos, titignan na natin yung sukat ng bearing na itong hayop na to. Ang sukat ng bearing sa loob ng prehub sa may foul side. Ayan, ha. Tignan nyo yung maigi. Pakinggan nyo maigi. 15267. So ilalagay ko yan dyan sa vlog natin. Kung ano yung sukat, 2RS. Tapos dito naman sa kabilang side, ganun din, 15267, 2RS. So minsan magkakaiba talaga yung sukat nya, no? Iba sa prehub, iba dito sa ano, no? Sa mismong hub. So titignan natin yung sukat dito guys. Sukat ng bearing dito, 6903, 2RS. So sa kabilang side ganun din yan, 6903, 2RS. O yun, parehas yung sukat ng bearing. So alam nyo na yung sukat ng bearing. Sa pag-edit naman tayo. So paano yung gagawin natin? Okay guys, gamit tayo yung panghimot-mot. Eto. So ano lang yan, no? Yung mga sirang spokes. Pinlat ko yung kabila, tapos matulis yung kabila para pananggal na itong mga hayop na to. Yan, itong cover na to. So gagawin nyo, susukitin nyo lang yan. Kaunti-unti lang. Parang binubulkanize mo lang sya. Ayan. Diba matanggal mo na sya. So tanggal na. Ganun lang kabisit. Tapos check nyo muna kasi maglilinis tayo dyan. May mga goma-goma ba? O wala. Ayan. So tatanggalin natin yung goma na itong bugok na to. Na, para safety. Ayan, natatanggal yan. Ito sa may drive side to. No? O sa may prehub side. Tapos itong kabila sa rotor side, may goma yan dyan na ano, no? O-ring. Ayan, kita nyo ba, tanggalin nyo lang yung gamit pang himot-mot. Huwag nyo pepersa yun para hindi lumuwag. Ayan, pero hindi naman luluwag yan dahil matigas na klase ng ano, yung goma, ng goma. Kasi ipapakita ko sa inyo guys. Ayan, dito tayo, angat natin ng konti yung camera. Ayan, so binili ni boss to. Siguro manufacturer nagkamali. Siguro lang ah, dahil di naman daw binaklas to ng nag-align. Baliktad yung kabit ng ano, o-ring. Ayan. So ito, tama natin yung o-ring mamaya. Ayan oh. Tayo nyo ba? Etong makikita nyo yung parting parang may bakal na to sa loob yan. Etong parting parang nakaluwa sa labas yan. So mangyayari kasi kapag baliktad yung kabit nito, yung pinaka prehub niya papasukin ng tubig yan. Pati itong hub nyo masisira agad yan. Kaya dapat tama yung paggabit lagi, no? So doon na tayo guys. Sa pag-i-edit naman tayo, balik natin yung camera. Ayan. Kita nyo ba? Tanggalin lang natin yung mga pauls, no? Titesting tayo ng isa.
Kaya kailangan natin dito ng matalim na gunting. Okay guys, gugupitin ko muna yung dulo niya. So sa paggawa nito, kailangan i-check nyo muna siya, baka mamaya sumablay kayo sa banat, no? Sa tirada. Kaunti-unti nyo lang muna dadaliin, isang piraso lang. So kapag tama na yung indali nyo, puro ganun na gagawin nyo sa lahat. Ganun lang ka-basic ang gawaan. Sige, gamit lang tayo ng long nose. Ayan, gamit tayo ng long nose para dyan. Tutupian lang natin para sa slider nya, para magkaroon siya ng slider. Ayan. Para din itong ginagawa natin, oh. Para smooth yung pagdulas niya, pagdaus-dulas niya doon sa mismong pulse. Kasi kapag wala siyang slider, nangyayari sa kanya, kinakain naman yung pulse na itong ano, natulatan to. Natatapyasan niya yung pulse. Kaya dapat laging sureball tayo sa gawaan. Kung ano yung kailangan niya. Hindi yung basta banat na ng banat. Ayan. Tapos lalagyan ko ng alin dito na 3mm. Saka ko ngayon babatakin yung pulse. Para kayo paano eh, maganda yung smoothing, yung galawan. Saka ko ibabalik ngayon yung pulse. Ayan. Tetesting ko. Ayan. Tumigas na siya. Tapos tetesting niyo yung ano, pagkakaiba niya sa iba. Ayan. Tigas na siya. Yan lang ka-basic. Tapos puro ganun na gagawin nyo, guys. Ayan. Ang lambot ng iba, oh. So, iingay na yan. Ayan. So, sa lahat na yan, yun lang gagawin nyo, guys. Bawat isa. Paulit-ulit lang na ganun. So, malalaman nyo naman yung pagkakaiba nung ano, na-ed nyo na sa kain dito. Malalambot sila, oh, yun. So, pagbabaklasin na natin yan. Tapos, ganun lang ulit, guys. So, para hindi na kayo malito, ang gagawin ko rito ay papakita ko na kung ano yung sa isang piraso na lang, no? Tapos, rectantalon video na tayo. Nakita nyo yung tupi na yan sa dulo. Yan yung making tub na yan. Yan na ipuputulin nyo, guys, no? Siyensya na, malat tayo. Yan, yung dulong-dulo lang na yun. Tapos, tutupiin nyo na yung dulo. Yan, pag natupiin nyo na, nagkaroon na siya ng slider. Para sa pulse, okay na yan. Kabit nyo lang. So, pangalawang paliwanag to. Pero ito, mas nalino ko para di na kayo mahirapan manghula kung saan nyo puputulan. Tapos, lagyan nyo ng 3mm na allen. Tapos, silahin nyo yung pulse para medyo bumatak. Yan. Tapos, bakit original parang yung ginagamit natin? Kasi yung mga nabibili ngayon sa Shopee, sa Lazada na mga kung ano-anong kalokohan na spring, may hina. May inang klase. Kaya original pa rin spring gagamitin natin. Tapos kakabit ko lang yung pulse. Tapos testing kung lumuluwa. Yan, isput ang galawan. Mag-radar yung works ang gumawa. So hindi ko napapakita yung apat kasi itong dalawa, smooth na to sa tigas. Yan. Pero yan ano ko pa yan, oh, pump test. Yan. Para malaman natin kung iluluwa niya yung spring o hindi. Kasi pag niluwa niya yung spring, ibig sabihin, sa loob, magtatanggalan niya. Kaya dapat, tinetesting niyo na agad na ganyan-ganyan. No? Piga-pigain niyo na. Tapos yan na yan, guys. Papatalon niyo natin yung video. Okay, guys. Bali, ano na, no? Okay na siya. No? So, pag tatanggalin na natin, matitigas na lahat. Ayan. Check niyo. Kung lahat, okay na. Yan, so okay naman na lahat. Wala na akong problema sa buhay. Yan. Magtatanggalin na natin yung mga pulse niya. Sa spring. Check nyo rin yung spring. Baka tumalsik. Yan, wala na isa. Yan, pulse na lang tanggalin nyo. Sa isa. Yan. Kasi lilinisin pa natin yun. Para bago ikabit. Para smoothing yung galawan na. So, hindi na natin pakikita yung paglilinis, pero lagi kong pinapatandaan sa inyo. Ayun, tumalsik na naman. Pero lagi kong pinapatanda sa inyo na ano, huwag yung babasain yung mga bawal basain dyan ang gasolina. Pero kung krudo gamit nyo, pwede naman. Hindi nyo siyang basahin. Ayan, gagaya na ito, yung gasket na ito, bawal mabasa ng gasolina. Itong o-ring na ito, bawal.
pang isang gasket, bawal. Dapat dito, gagamitan nyo lang siya ng maiwagang ano, ano, basahan. So yun, pwede na natin linisin to. Pass forward na natin to para mabilis. Huwag na natin pass forward, cut na agad. Okay guys, bali ang gagawin natin dito. May high temp grease tayo, kolesyon lagrasa yan. So kukuha tayo yan. Lalagay natin sa bahay ng pouch. Kailangan lagi meron yan para hindi umupod agad. Napapansin nyo yung iba, yung mga luma yung hub, no, na pinalitan nyo na dahil sira na daw yung pre-hub. Ayun yung nagiging issue. Ayan. Dito sa mismong bahay ng pouch na uupod yan sa loob, kaya nasisira yung pre-hub natin. So kung lalagay nyo ng grasa yung loob yan, naiiwasan nyo yung mabilis sa pagkasira ng hub nyo, no. Pwede na tayo maglagay guys ng ano, spring. Ayan. Sige, huli ka sa online. Harap ka sa online. Paglalagay na natin yung mga spring niya para smoothing na yung galawan. Ayan. Basta kailangan may grasa na guys, ah. Ayan. Punahin nyo lang yung spring. Tapos sunod nyo yung pouls. Bababa nyo ng konti yung pouls, pasok yung ay spring, pasok yung pouls. So yun lang guys, ganun kabilis. So naikabit ko na lahat yung spring sa yung pouls nya. Pwede ko naikabit to, no? Ayan, ito yung pinaka plastic nya. Kukuhin nyo lang mapasok. Ayan, para kumabit lahat. Ayan, kailangan lalago toxin to, ano, para malalaman yung pasok na talaga. Tapos sisilipin nyo yung side nya. Kung pasok lahat nung plastic o may nakabukang side. So okay na siya. Sound check na natin siya. So ayan yung tunog niya guys. Lalagyan ko pa ng konting grasa, wala pang grasa. Pero kung gusto niyo talaga maingay ito, palit kayo ng spring. Kaya lang mabilis masira yan, ha? Yung mga spring na ano. Tapos ang mangyayari, lalilay yung kadena nyo. Yung talagang nahirapan kayong ano, ano. Pag nasawan kayo, parang lumalilay yung kadena ng malala. Dahil sobrang tigas na ng spring na nabibili na yun. Tapos sandaling maputol. Hindi mo pwede gamitin sa long ride. So ganito na, bilhin mo para smooth. Ayan. Tapos gagawin natin dito dahil nakakabit na natin. Lagay tayo konti grasa dito. Ayan. Manipis lang inilalagay na grasa dyan, ha? Huwag masyadong makapal. Ayan, sa kamay ko, paulit-ulit ko lang nilalagay yung grasa na paikot. Ayan. Pero makapal yung nilagay ko na yun. Baka pag naglagay kayo, isang damukal eh. Saktuhan na guys. Ayan, tapos kakabit natin yung spacer. Play ba? Importante yung spacer na yan. Tapos ikakabit niya yung gasket. Ayan, ito yung gasket niya. Ayan, kailangan ng pagkakabit ng gasket nasa labas tong labi, eh, no? Kanina kasi nakapapaloob yung labi, kaya masisira yung gasket, eh, no? May akat na ng ngipin ng Pauls. Medyo nasira niya na yung ano, gasket. Pwede niya na ikabit tong hayop na to. Ayan, suksok niya lang. Ayan, so, mamaya lalakas pa yan. Dahil yung grasa niya naipon pa. Kapag kumalat na yung sa gilid, lalakas na siya. Ayan yung ano dyan. Kasi kakabit na natin itong mga hayop na to. Ayan, ito yung o-ring guys, no? Ayan. Susok-sok niya rito sa may ano, rotor side to guys, ha? Doon nilalagay yan dito. Kita natin. Kita ba? Lalagay niyo rin grasa yan. So dito lang ako maglalagay ng grasa sa loob. Saka dito. Huwag masyado makapal guys kasi kakalat lang sa rotor yan kapag makapal yung lagay niya ng grasa. Pasok niya na yung hayop na yan. Yung adapter. Yan, pasensya na kayo. Manat talaga ako. May inaboses ko ngayon. Pag naipasok niyo na yan, gagawin niyo. Kukontra niyo ulit ng 8. Tapos 5 sa kabila. No? Ayan, sa rotor side 5. Dito 8. Tapos pa clockwise na yung ano, gagawin niyo. Paigpit na. Ayan, kailangan maigpitan nyo na siya siyempre.
Yan. Bago nyo ikabit tong side na to. Para sirbo lang kayo sa ikpit. Tapos dito naman tayo kay ano, no? Drive side adapter. Drive side adapter. Drive side. Yan. Lagyan nyo ng grasa sa loob para smooth ang galawan. Kita ba? Ayan, kuha pa tayo ng konting grasa. High temp. Grease yung gamit natin, guys. High temp. Saan nyo ikakabit tong bukok na to? Ayan. Kaya natin, kaya meron yan para hindi pasukin ng tubig yung bearing, no? Tapos lagyan nyo rin ng grasa to. Para pang water resistant. Ayan, saan nyo isasalpak dito? Saan nyo higpitan? Gamit kayo ng dalawang Allen wrench na 5. Okay, higpit dito, no? Tapos higpit dyan. Ayan, clockwise lang para maigpitan nyo na. Tapos pwede nyo siyang paikot-ikutin para tumunog na siya. Ayan, paikot-ikutin nyo na siya hanggang umingay siya. Pero ito, iingay pa ito, guys. Dahil yung grasa niya, medyo makapal pa yung nilagay ko sa loob niya. Ayan. Ganun talaga paglagay ng grasa. Kasi yung high temp grease, ikakalat niya pa yan kapag pumipitik. Ganun yung technique doon. Tapos iingay na kung sayan. Siguro mga 2 kilometers po pa andarin. All goods na yung andaran yan. So yun lang, guys. Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko at marami ka na naman natutunan ng bagong kalokohan, ay huwag mo kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang, guys. Maraming salamat. Bye-bye!